Panoorin nyo ito ha. Maganda itong pagkapaliwanag. Ganito kaaga pa lamang, pinag-uusapan na po ang mga tambalan para sa 2020 presidential elections. Naku. Bakit kaya? Bakit? Dahil ganito kaaga pa lamang, nagbabangay na ang mga tinuturing na 2020 presidentials. Ang masugid na Duterte supporter na si Harry Roque, tinulak ang tambalang Sara Duterte for President at Jaime Marcos for Vice sa 2028 elections. Sa lagay na yan, 5 taon pa bago ang national elections at mauna pa nga ang midterm elections sa 2025. Bakit biglang naungkat yan? Marahil dahil sa kumukumplika mga relasyon sa loob ng pamilya Marcos. At sa ngayon, lalo pang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Mulat sa pool, mahalagang tandaan na si Bongbong Marcos ay hindi na maaaring tumakbo ng second term bilang Pangulo. Kaya't ang pwestong yan ay pag-aagawan ngayon ng mga miyembro ng angkan na maaaring gusto ng continuity o pagbabago. Opo, sa loob mismo ng angkan, merong hindi pagkakasundo sa polisiya. Sino ang alin? Ang panganay na kapatid na si Senadora Jaime Marcos halimbawa, ilang beses nang pumalag sa mga polisiya ng kapatid. Pag-upo pa lang ni BBM, binasura agad niya ang panukalang magtatayo ng Special Economic Zone sa Bulacan, bagay na tinawag ni Jaime Marcos na deeply disappointing. Bilang chairperson din ng Senate Foreign Relations Committee, puro kasi yan ang problema ko kay Madam Senator Jaime. Yung kanyang puro salita. Tulad niyan, meron siyang disagreement sa kapatid niya. Hindi ko naman sinabi makialam siya sa kapatid niya, pero yung puro ganyan na very disappointing, very ganito. Wala eh, walang impact yun eh. Sa akin ha, hindi ko sinasabing masama yun per se, pero walang impact sa akin yun. Ibig sabihin, walang credit sa akin yun. That's not credit for me. Hindi po sa akin yun nakakapogi ika nga o nakakadagdag. Hindi ho, kasi it's all talk. Eh kung talk lang pala ang gusto ninyo, di ako na lang. Mas madaldal ako. Joke lang po yun ha. Kasi kung talk at talk lang, edi vlogger na lang ang lagay natin dyan. Mga vlogger, mas madadaldal ang vlogger. Tama, mali. Diba? So what do I mean? Wala ho yan. Sa akin, wala ho yung mga statement na yan. Naging malubhang critical din si Jaime Marcos sa mga foreign policy decisions ng kanyang kapatid. Mula yan sa pagdagdag ng mga EDCA sites na maaaring gamitin ng US sa Pilipinas hanggang sa pag-provoke daw natin sa China. Sa isang punto, pinagalitan pa ng senadora ang DFA dahil sa patuloy na pagsasampa ng mga diplomatic protests laban sa China dahil sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pinalagan din ng senadora ang 2 panukala ng Malacanang, ang RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty at ang Maharlika Investment Fund. At sa ayan, puro kontra lang siya. Di ba po? Eh kung gusto niyo pala yung ganyang klaseng puro kontra, doon na lang tayo sa mga makakaliwang grupo. Yun talaga. Talagang puro kontra. At nagulan dahil sa so, ibig mo bang sabihin, Banat Bay, hindi dapat kumontra? Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko dito, dapat may gawin siya. Diba? Meron siyang hakbang para makamit yung mga kontra niya. Eh, wala eh. Yung sa Maharlika fan. Oh, diba? Ganun din naman eh. Kunwari ko, kontra siya. Pero kasama siya dun na pumirma rin, diba? Alam ko ha. Ah, correct me if I'm wrong, hindi siya pumirma. Pero alam ko, kasama siya. O kung hindi man siya kasama, o kung nag-abstain man siya, okay? Eh, sana man lang pumalag siya, hindi siya nag-abstain. Kung talagang against siya doon. Eh, hindi eh, di ba? Hindi naman po siya yung hindi pumirma. Sana ganun ang ginawa niya. Pagtanggal ng Kongreso ng confidential... Ah, nag-absent siya, oo nga. Yun na nga eh, kaya nga hindi ko nga gusto eh. Tama. Nag-absent daw siya. Yun ang hindi ko gusto. Yung kesa na akala ko ba kontra ka, eh di sana... Nanandigan ka sa pagiging kontra, ah, hindi ako pipirma dyan. Against ako dyan. Ganun. Eh, hindi eh. Nag-absent. Tama ba? Nag-absent? Yun ang nga. Sabi ni siya, di, nag-absent siya. Tama. Fans ni VP Sara, ang tayari ni Jaime ay nasa vice-presidente. Sa lahat ng isyong ito, tila tahimik lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ang mga isyong kinukontra ng kanyang kapatid ay mga panukalang galing mismo sa Malacanang.
Ang hindi lang talaga malinaw ay ang posisyon ng Pangulo sa confidential funds ni VP Sara na binawi nga ng Kongreso. Ang Speaker ng House of Representatives at ngayon pinakamatinding katunggali ng Vice Presidente ay si Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulong Marcos at ni Senadora Amy Marcos. Bagamat walang imig ang Malacanang, tanggap rin ng lahat na ang Kongreso ay bihirang kumikilos ng walang sang-ayon ng Malacanang. Sa kanyang huling pahayag, malinaw kung sino ang sinusuportahan ni Amy Marcos. Kahit siya raw ay matira mag-isa, susuportan daw niya si dating Pangulong Duterte at lalo na si VP Sara Duterte. Malalim ang pagkakaibigan ni Amy at ni Sara Duterte. Ang sabi nga ng ilan, para na rin magkakapatid. Kaya't hindi kagulat-gulat na pinalulutang ng mga Duterte supporters ang tambalang sa... hindi ho totoo yun. Sorry ah. Sara at Amy sa 2028. Pero kung sakali, ang kanilang makakabangga ay ang pinsang buo ni Amy na si Speaker Martin Romualdez. Saan si BBM? Sabi daw nila si Romualdez at saka si Franz Castro. Bagay kayo. Sa lahat ng ito, bilang Speaker, si Romualdez ang nagsusulong ng legislative agenda ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Katunayan, mas madalas makitang magkasama si BBM at si Romualdez kesa ang dalawang magkapatid. Totoong sobrang aga pa para pag-usapan ang 2028. Pero kahit isa't kalahating taon pa lamang ang bagong administrasyon, malinaw na bakbakan na ang nangyayari sa mga sinasabing ngayon pa lamang ay umaasinda na sa Malacanang. Ako ito lang ha. Unang punto natin. Ito diba, sinabi ko sa inyo. First point, mas kailangan ni Senator Amy si VP Sara. It's not the other way around. Ibig sabihin, kung meron mang makikinabang sa Sara and Amy, si Madam Amy yun. Okay? Kung meron mang mas magagamit, walang iba kung hindi si VP Sara yun. Sa madaling salita, the Sara and Amy tandem, magbe-benefit si Amy. Pangalawa, aside from magbe-benefit si Amy, I think the Sara-Amy tandem makakasira kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi we all know na and what possible things na mangyayari sa mga susunod na taon, which is based on historical facts na talagang ang presidente bumabagsak. Diba? Bumabagsak ho yan. Normal ho yan na bumabagsak. Kaya nga laging sa kasaysayan, laging yung oposisyon ang sumusunod. Bakit? Kasi bumabagsak yung presidente. First, ang nangyari lang na hindi oposisyon ang sumunod eh yung kay Cory at saka kay Ramos. Because si Ramos, tandaan ninyo, eh maraming connection sa military. Si Ramos eh iba ang ano niya eh tandaan niyo 'di ba yun ang naging problem ni Cory noon sa military. Kasi nga kaya nga dami niyang kudita eh dahil hinayaan niya yung mga kalaban ng military na pumasok sa kanyang gobyerno. Pero nabalanse lahat yan ni Ramos. And walang sa tingin ko ha noong time na yun walang ganong katinding kalaban. Di Venecia wala. Medyo hilaw sa tingin ko at that time. Mas pagkakatiwalaan ng taong bayan noon si Ramos. Ngayon, etong nangyayari na ito, alam natin na medyo paganon. Diba ho? So alam natin si Senator Amy ang makikinabang. Pangalawa, mas makakasira ang Sara and Amy tandem because mahahati na naman ang boto. Hindi ko nga alam kung ang nagpupukpok nito sa media ay ang kampo ni Romualdez. Bakit kanyo? Oo, it came from Roque. It doesn't mean si Roque ay kaalyado ni Romualdez. Ha? Hindi. Maaring nakita si Amy at saka si Sara Duterte. Nakita yan ni Roque. Pero maaring nakita ng political strategist ng mga Romualdez na magandang kombinasyon yun. Alam mo kung bakit? Maaring mahati. Kasi tandaan ninyo, yung mga Duterte supporter, ayaw na eh. Alam na, nagising na.
Yung mga Duterte supporter, Duterte influencer na nag-unity noon, nagising na, hopefully. Diba? Nagising na at marami nang, ay ganyan pala ang mga Marcos. So pag pinagsama mo pa ang Sara Aimee, baka lalong wala nang sumama doon. Tandaan ninyo, mahaba pa ang panahon, ha? Kung bukas ang eleksyon, hindi masyado makakapekto. Pero dahil sa mahaba pa ang eleksyon, marami pang mangyayari na baka ma-disappoint lang ng ma-disappoint ang mga Duterte supporter. Na iisipin nila, bakit pa rin si Marcos pa rin ang kasama? Eh, nasisira na nga tayo, nabudol ka na nga, uulitin mo pa. Eh baka tulad ko. Diba? Pag nag-Sara and Aimee, mapapaisip talaga ako. Kasi wala namang pinagbago, nagpalit lang ng posisyon. So maaaring baka hindi ganun kaganda ang mangyayari. Diba ho? So maaaring sinasakyan ito ng Romualdez camp para ma-divide. Kasi definitely, if ito mangyayari, ha, just in case ito nangyari, siyempre with what I'm seeing right now, mas maglilin ang ating presidenting si Marcos kay Romualdez. Malamang yun ang magiging bata niya in the future. So mostly mga loyalista doon pupunta. Tama, mali? Eh hindi ko ganun kalakas. Tandaan ninyo, ang mga loyalista hindi ho ganun kalakas. Wag ho kayo naniniwala na malakas sila. Ang nagpalakas lang sa kanila ay ang suporta ng Duterte. So, para lumakas ito si Romualdez, dahil nasa kanya yung mga Marcos loyalist, kailangan niyang pahinain ito. The only way para humina ito, iitambal niya sa Marcos. Kasi nga, medyo na-disappoint na yung mga Duterte supporter sa combination ng Duterte and Marcos. Diba? So malamang marami sa atin na Duterte supporter, aba baka malamang hindi na maki-join ulit. Kaya nga, kahit ako sinasabi ko sa inyo, nagdadalawang isip ako kung sakasakali magsama ho yung dalawa. Diba po? Kasi parang ayan na naman tayo. Diba? Ayan na naman tayo. Baka magkaroon ng, tandaan ninyo, baka mas may magkaroon pa ng third force. Diba? Hindi natin alam. So, kung talagang gusto natin ng solido, ayan, maganda yan, Sara Go o Sara PRRD. Pwede pa, ewan ko, alam ko, pwede pa sa Vice Presidency yan, si Pangulong Duterte. Pero kung si Aimee rin, wala, pampahina ho. Diba? Pampahina ho yung ganyang klase. Kaya feeling ko, pinupush ng kampo ng mga Romualdez ang ano eh. Kasi tandaan ninyo, aside from possible na ma-disappoint ang ibang Duterte supporter pag inilagay ang Sara Aimee, isa pang scenario dyan is win-win pa rin sa kanila. Tama, mali. Win-win pa rin. Bakit? Marcos pa rin ang nakaupo eh. Performance will start momentarily.